Nasa ilalim pa rin ng Department of Foreign Affairs ang pondo para sa mga overseas Filipino workers habang hindi pa fully operational ng 100% ang Department of Migrant Workers. Sa taong 2024 pa raw, tuluyang magiging fully operational ang naturang ahensya. Ang detalye ng balitang yan, narito po muli ang aking report. Nananatiling saklaw ng Department of Foreign Affairs ang pagpopondo sa mga overseas Filipino workers o ang OFWs hanggang Marso hanggat hindi pa naka-fully transition ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Eduardo De Vega. Nasa ilalim pa rin aniya ng DFA ang Action Fund for OFWs at ang Assistant to Nationals para sa mga non-OFWs abroad. Ayon kay De Vega, patuloy umanong inaayos ng DFA ang mga pondo ng naturang programa. Nagkaroon na rin daw ng kasunduan sa pamamagitan ng isang joint agreement ang DFA at ang DMW. Yung Action Fund para sa DMW yan. Yung Action Fund is intended para sa mga overseas contract workers, overseas Filipino workers. Yung aming ATN Fund ay para sa mga overseas Filipino na hindi contract workers. Halimbawa, mga Filipinang married sa foreigners or mga estudyante, mga turista, mga permanent resident, hindi na migrant, hindi na contract workers, no? Ganun pa man, sineset up pa ng DMW yung kanilang funding mechanism. So, ang gagawin namin, kami muna magpapondo, pati ng contract workers for the time being. Nagkakaroon kaming kasunduan ngayon, pinag-uusapan namin, or coming out with a joint agreement with DMW. Tinatanong lang namin kung ganong katagal yung grace period para itong transition period bago sila fully mag-take over ng fondo. February 2022 nang maipasa ang batas na nagtatag sa DMW at sa ilalim ng Republic Act 11641, dalawang taon pa ang gugugulin bago maging operational ang naturang sangay ng ahensya. Ibig sabihin, sa February 2024 pa, may turn over ng DFA sa migrant workers ang responsibilidad sa mga OFWs. Under Republic Act 11641, tinayo na yung Department of Migrant Workers para sila magpo-focus ng lahat ng assistance tungkol sa migrant workers. Kasama na yung POEE dyan, magiging under the DMW. So, mula verification, employment contract, hanggang pagtutulong sa kanila abroad, pagre-repatriate. However, hindi lahat magiging cargo nila. Meron pa rin cargo yung DFA. Yung cargo ng DFA, kung saan walang labor attachés abroad. Kasi yung labor attachés are now officially called Migrant Workers Office. Sila yung responsible dyan. Sa kasalukuyan, kami pa rin ang mahawak na to dahil nga tuloy pa rin yung transition. So, merong role palagi ang DFA. Basta may overseas Filipinos, kung migrant workers, sa DMW yan. Kung hindi migrant workers, kaming tutulong. Samantala, target ng DMW na may uwi ang hindi bababa sa 300 na mga distressed overseas Filipino workers mula sa Kuwait ngayong buwan sa pamamagitan ng repatriation program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa 421 na OFWs ang nangangailangan ng tulong. Ang pansamantalang naninirahan sa Bahay Kalinga Shelter na pinondohan ng pamahalaan. Plano na rin ng DMW na palakihin pa ang nasabing temporary shelter. Para sa EuroTV News, Alvin Palabello, sumasaludo sa bawat Pilipino.